Gagastos ka rin ba ng 4,700 pesos para sa sapatos na to? Kasi yung ibang sneakerheads or mga hypebeast guys ay gumagastos hindi lang ng 4,700 kundi 12, 15 or even 18,000 pesos para lang makakuha ng pair itong hawak kong sapatos, which is ang Yeezy Foam Runners. Welcome guys sa bagong series na gagawin ko dito sa ating channel. Ito ang tatawagin natin Sneaker Mondays. So guys, every Monday ay magre-review tayo ng bagong sapatos at syempre papakitaan ko rin kayo kung paano ko nga ba i-style ang mga sapatos na to. Pero guys, itong series na to ay magtatagal lang ng few weeks kasi wala naman tayong mga bagong sapatos at wala rin tayong pambili. So kung may mga sponsor dyan, i-message nyo lang sa IG at pag-usapan natin doon. So guys, wag na natin patagalin pa. Ito na ang ating first episode ng Sneaker Mondays, the Yeezy Foam Runners. Para guys, meron tayong format sa ating sneaker review. Meron akong inibentong 6 na criteria na susundin natin every time na magre-review tayo ng sapatos. Ito ang tinatawag kong ABCDEF. So ang A guys, first ang A ay aesthetic. So ano nga ba yung goal mo? Ano nga ba yung gusto mong maatim na aesthetic or style sa pananamit? Kung minimalist ba yung vibe? Kung sporty? Or kung mga rugged ba? Yun yung aesthetic. So for me, itong Yeezy Foam Runners, ito ay may pagka-minimalist na futuristic. Hindi lahat ng tao gusto yung itsura ng sapatos na to. Pero for me, ako gusto ko yung aesthetic niya kasi para sa akin, parang flexible siya eh. Parang marami siyang pwedeng paggamitan na style. Next naman ay B, which is the brand. Itong Yeezy Foam Runners ay galing sa Yeezy brand ng Adidas. Alam naman natin na lahat ng Yeezy mahal at syempre mas nagmamahal pa kapag binibenta na sa resale. Therefore, increasing the cost. The cost is the next criteria. Ang cost naman ito, again, sinabi ko kanina, 4,700 pesos at sa ngayon, kung hindi mo na siya makikita sa stores or sa online, makikita mo na lang siya sa mga reseller na binibenta ng, yung iba siguro nagbibenta ng 8K, yung iba naman 12, 15 or 18 or kahit mas marami pa, mas mahal pa siguro eh. Depende sa size, depende sa colorway. As of now, siguro yung average price ng resale nito ay nasa 12K. So guys, 12K para sa sapatos na to, siguro medyo mataas yung 12K para sa isang sapatos, especially sa katulad nito na may ganitong design. Yun na guys, yung next category natin. Syempre sa design, kinoconsider natin dyan yung style niya. Kasama na rin dyan yung materials. So guys, yung materials, makikita natin made of single material lang siya. Hindi man lang siya ginamitan ng kahit anong tahe. Hindi man lang siya combination ng iba't ibang material. Like yung ibang sneakers, di ba may leather, may mesh. Ito, pure foam or rubber lang siya. So guys, I don't think na worth it yung cost niya para sa kanyang design. Let's go to the next category, which is the letter E. Exclusivity. Since mahirap nga makuha tong sapatos na to, yung exclusivity niya ay mataas. Positive siya sa ibang sa mga collectors, sa sneakerheads, pero para sa atin na mga normal na tao lang, negative siya para sa atin since hindi siya madaling makuha, mahirapan tayo, kailan pa natin gumastos ng mas mataas compared sa ibang sneakers na makikita lang natin sa stores, yung mabibili lang natin off the rack. Now, let's go to our last but not the least, which is yung fit. Fit, guys, yun yung isa sa pinaka-importante. Siyempre, pag dumaan ka na dun sa lahat ng criteria na sinabi ko kanina, i-consider mo na bagong bilhin yung shoes ay yung fit. So ang fit naman nito, I think it's true to size. Pero syempre, dahil rubbery siya, mahirap siyang isuot para madikit siya compared sa ibang sapatos na may lining, di ba? Ito mahirap siya isuot. So for me, mas okay na mag half size up. Syempre, para mas comfortable rin yung paa mo and makapagsuot ka ng kahit anong medyas. Pwede kang mag-feature ng iba't ibang klaseng medyas na may design. So pero for me, mas gusto ko pa rin na isuot yung normal na black socks or even Nike socks na pinartner ko dito sa isa kong outfit. So mamaya guys, abangan nyo. Actually, ngayon na kasi guys, papakita ko na yung few outfits na trinay out ko para dito sa ating Yeezy Foam Runners. And mamaya guys, abangan nyo rin kung paano nyo malalaman kung fake or original nga ba yung Yeezy Foam Runners na nakuha nyo. So huwag kayong aalis dyan. Stay tuned. And if you're currently liking the video, click the like button. Subscribe na rin kayo guys sa channel natin kasi marami pa tayong sneakers every Monday. So guys, abangan nyo yan. And of course, follow me on IG at Handsomeness kasi dun yung una makikita yung mga binibili ko, like yung mga sneakers, damit, bags, and many more. So doon rin ako nagsishare ng kung anong mga nangyayari sa buhay natin and updates sa ating giveaway, especially doon sa ating current giveaway na loafer giveaway. So guys, panoorin nyo itong video about loafers para malaman nyo rin kung paano sumali sa ating giveaway. So wag na natin patagalin pa guys. Ito na yung few ways kung paano ko isa-style ang ating Yeezy Foam Runners.
So first outfit natin guys, very comfortable lang, very chill. Maganda siya isuot with shorts. Siyempre dahil sobrang init dito sa Pinas and at the same time, laging maulan na rin ngayon. Very suitable na itong kanyang design and yung kanyang material para sa ating rainy weather. So guys, i-take advantage nyo na yung design nito kung meron kayong sapatos na to. Kung okay na sa inyo na medyo mabasa yung medyas nyo. Kasi this time in this outfit, nagsuot ako ng high socks along with a white oversized shirt and yung aking black shorts. And syempre pinart na rin ko yan ng ating Adidas na sling bag para naman mas maging Adidas vibe, Yeezy vibe. So maganda rin siyang partneran ng ibang items na galing din sa same brand. This outfit, pwedeng-pwede nyo magamit kahit saan. Like especially kapag mag-grocery ka lang or mamamaling, kaya maganda isuot to kasi syempre very chill lang, hindi sobrang init, naka-shorts ka lang. And of course, dahil nga rubber material siya, hindi siya mababasa kung umuulan. Kahit medyo maputik, di ba? Okay lang siya matalsikan kasi sobrang dali lang rin niyang linisan. And of course, pwede nyo rin siyang isuot na walang medyas. Kaya okay na okay siya talaga pang tag-ulan, guys. Now, let's go to our second outfit for the Yeezy Foam Runners. Guys, dito naman ako all black outfit tayo. Sporty vibes. And of course, meron tayong Adidas aesthetic ulit. Black Adidas shirt na may konting maliit na logo lang ng Adidas dito. And yung ating track pants, which is not from Adidas. Pero syempre, dahil may stripes siya na isa, parang medyo Adidas na yung vibe niya. So guys, kahit anong brand, okay lang din. Magsuot kayo kung ano yung meron kayo dyan. Basta syempre, make sure nyo na babagay yung colors, yung contrast. Like ito, naka all black lang tayo. So okay na okay siya. So pwede nyo rin siyang medyo i-switch up. Like halimbawa, kung gusto nyo mag-light naman sa baba, pwede rin kayo mag-gray. Like this one, naka-gray akong joggers. And kung titingnan nyo, ipinasok ko yung dulo ng joggers sa medyas para naman medyo may ibang vibe siya, ibang style. And kung na-timingan naman na medyo malamig sa lugar nyo or halimbawa suot mo to sa office and nilalamig ka, maganda rin siyang partner ng bomber jacket. Itong bomber jacket na to, this one is from Cotton On. So guys, very comfortable yung itsura niya. Parang meron kang nakikitang silhouette na malaki yung taas. Kasi minsan guys, parang pag may nakadagdag na weight sa taas nyo, parang mas nagmumukhang maangas, mas nagmumukhang high-end pa yung suot nyo. So like this one guys, di ba, very simple lang yung buong outfit, pero dahil dinagdagat ko ng ating black bomber jacket na medyo mataba, medyo makabal, mas gumanda pa siya, mas naging elevated pa yung look. Kung gusto nyo naman na all black pa rin, pwede rin, all black look, black joggers, and ganun pa rin, nakatuck yung ating joggers sa socks, and this time naman, tinuck-in ko rin yung ating Adidas shirt, and dinagdagan ko ng ating Adidas sling bag, para mas matie-in yung outfit, kasi parang napakasimple lang kapag all black outfit lang, di ba? Maganda rin na gumamit kayo ng bag minsan, para mas magkaroon pa ng depth yung outfit nyo, kasi syempre kung naka-all black lang kayo, minsan medyo boring siya, so kung dadagdagan nyo siya ng ibang item pa, or kahit ibang pop of color, like yung mga sinasabi ko sa ibang video, maganda siyang tingnan guys. Now guys, let's go to our last outfit, which is my favorite one, kasi dito naman ginamit ko siya sa more minimalist vibe compared sa kanina na very like sporty or very comfy lang. Ito mas minimal, more on the smarter side pa. This one, gumamit ako ng gray turtleneck shirt from Bossini, which is tinak ko sa aking smart pants from Burton Menswear London. Straight cut lang siya, so medyo flowy lang siya. Maganda yung ganung vibe dito sa sneaker na to, kasi syempre very simple lang yung sneaker. Kapag may nakikita kang flowy na garment like yung pantalon mo dito, maganda siyang tingnan. And pinartneran ko rin siya ng ating Nike socks. Syempre dahil recently, di ba, nakita si Kanye West na suot-suot tong Yeezy Foam Runners with a Nike sock. So syempre, makikisabay tayo sa style na gano'n ni Kanye. And meron din tayong accessory dito na silver bangle from Silverworks. So guys, very minimalist yung style. Very chill, yet very comfy pa rin. Kasi syempre, medyo relaxed fit yung ating turtleneck shirt. And then, very flowy lang yung ating pants. So very comfortable, very minimalist and fashion forward yung look. And syempre, to add more detail to the fit, gumamit ako ng aking bagong PDC tote bag from The Adventure. So guys, again, very minimalist yung ginamit kong bag kasi plain black lang siya, pero meron siyang kakaibang detail which is made of PVC siya, kaya ganyan siya, very shiny and nagre-reflect lang yung surroundings. Very chill lang, yet marami kang mailalagay. And madali siyang dalhin compared sa backpack kasi yung backpack, diba, parang igaganon mo pa. So hindi rin naman siya babagay sa smart look, pero yung tote bag guys, bagay na bagay. And of course, kung malamig, again, this time ay dinagdagan ko siya ng ating App 9 na black suede jacket. So guys, maganda yung ano niya, yung combination ng texture, kasi may suede texture yung jacket mo, and then yung bag PVC, and then very smooth naman yung tela ng ibang garments. So guys, maganda yung maglalaro tayo ng texture sa ating outfit. And lastly, para naman mas maging Kanye vibes tayo, sinara natin yung jacket. And of course, gumamit lang ako ng bonnet guys. Kasi di ba si Kanye West, ganun siya lagi ngayon, parang tuwing lalabas siya nakatakip yung mukha niya. So medyo ginaya lang natin siya ngayon, nilagyan ko lang ng bonnet yung mukha ko. And yun, maganda naman siyang tingnan, very very mysterious look. And that's it guys, yun yung iba't ibang ways kung paano ko isa-style itong ating Yeezy Foam Runner. Sana nagustuhan niyo yung outfit. Kung may nagustuhan kayong outfit, i-comment nyo lang sa baba. And of course, kung na-inspire kayo at balak nyo rin isuot yung ganung klaseng outfit, don't forget to tag me on IG para naman makita ko
yung mga suot nyo. Or mas maganda kung isubmit nyo guys yung outfit nyo, yung OOTD nyo sa ating IG or sa ating Facebook page na Hans Daily Fashion para naman ma-feature ko kayo sa ating episode every Friday night at 6:30 PM. Yun yung ating Hans Sabi. And now, ang pinaka-inaabangan ng lahat, paano nga ba malalaman kung fake or original yung kanyang Yeezy Foam Runners. Guys, para malaman nyo kung original, dapat wala siyang mga, alam nyo yun, yung parang mga tuklap-tuklap dito na parang extra na rubber. May nakalagay dito na detail na made in USA and yung size. And may nakalagay na Adidas logo sa likod. Pero in my case, GTX. GTX ang nakalagay. Hindi to legit guys. Mukha lang siyang legit kasi nadala natin sa ating outfit. So guys, yun yung message ko dito kasi hindi naman necessary na gumastos tayo ng 12 or hanggang 18,000 pesos pa para lang makuha yung gusto nating sapatos. Kasi minsan, although hindi ko pinapatronize or ina-advertise yung paggamit ng fakes ha, ito lang yung fake ko. Pero syempre, kung hindi naman talaga ko ma-afford yung 12K para sa ganito sapatos, di ba? Parang maging practical na lang tayo kung ano yung afford natin. Kung hindi nyo afford yung original na foam runners, pwede na rin yung fake pairs. Meron nga rin fake pairs na may actual Adidas logo dito sa likod. Yun yung mga worth nasa 1,000 yata or mga 900. Pero this one, nakuha ko lang siya worth 400 noon. Kasi noon ko pa to nakuha. Pero ngayon, may nakikita ng mga nasa 200 lang or even below na ganitong GTX foam runners. Don't worry guys, ilalagay ko yung link dyan sa baba para makabili rin kayo kung nagustuhan nyo tong ating GTX foam runners. So guys, sana nagustuhan nyo tong video. That's it for me today. See you in the next one. Peace.